Now, sir, punta po tayo sa physical change. Ano po ang nangyayari sa changes in the phases of matter? Okay? When solid turns into liquid, okay, it is called as melting. A process wherein solid turns into liquid, tawag daw natin dyan, guys, melting. Tandaan nyo, ha? Solid to liquid melting. Ano example niya? Melting of ice. Kaya nga melting ang tawag natin sa kanya. Ang melting is solid to liquid. Next. Ang may pinakamataas na melting, it is the diamond. Ang melting ng diamond is 4,000 degree Celsius. So, ganun katindi bago matunaw ang diamond, 4,000 degree Celsius pa. Next, from liquid going to gas, tinatawag natin yung evaporation. Okay, the process is known as evaporation when liquid turns into gas. Okay. Example nga yung nasa video kanina, boiling of water. Okay, so this type of vaporization occurs on the surface of the solid. So tandaan nyo guys, ang evaporation nangyayari sa ibabaw ng tubig. Okay, 'di ba pag nagpapakulo yung nanay niyo, tingnan niyo, saan ba yung kumukulo? Sa ibabaw. Okay? So it happens sa surface ng solid. Okay, next. The vaporization that occurs below the surface of a liquid is called boiling. Yung nasa ilalim is boiling. So may pinagkaiba guys sa ang vaporization tsaka boiling. Sa ilalim, halimbawa, ito yung pinapakuluan nyo, yung mga bubbles na makikita nyo rito, nagbo-boil yun, boiling yun. Pag nasa ibabaw na siya ng tubig, hindi na boiling yun. Vapor na ang tawag natin. Vaporization. Okay, tandaan nyo yun guys ha. Next. Liquid like water boil at a specific temperature. So, ang boiling point ni water is 100 degree Celsius. So, kaya yung mga nanay nyo, matatalino yan. Pag nakita na nilang kumulo yung kanilang pinapakuluan, ang ginagawa nila, hinihinaan na nila yung apoy. Kasi alam nila na na-reach na ni water yung 100 degree Celsius. Kaya, kukulo ng kukulo yun hanggang sa maubos na lang siya. Okay? So, huwag nyong malitin yung mga nanay nyo, matatalino yung mga yan. Okay, next. Yung process naman kapag ang gas ay naging liquid is known as condensation. Okay, so ano yung condensation, sir? Yung gas magiging liquid. Example, yung mga moist sa mga soft drinks, pag bumibili kayo ng malamig. Yan. Condensation yan. Yung gas ay naging liquid. May kita nyo sa gilid ng bote. Okay. Nangyayari rin yan sa mga ano eh. Kasi guys, tandaan nyo, kapag ang science, pag hindi nyo nakikita sa paligid, hindi nyo ma-explain, walang kwenta. Okay? Yung sa mga sasakyan, pag yung nasa loob ay aircon, tapos sa labas, makikita nyo na nagmumoist yung mga salamin. Okay? Condensation ang nangyari ron. Sir, bakit po nangyari yun? Kasi nagbabago ng temperature. Later, i-discuss ko yung pagbabago ng temperature. Okay, tandaan nyo guys ha, ang condensation ay opposite ni vaporization or evaporation. Magkabaliktaran sila. So ito, gas to liquid. Sa evaporation, liquid to gas. Okay, another is when liquid turns into solid. Ang tawag natin ay freezing. It is also known as solidification. Pero mas kilala nyo kasi sa freezing. Pero ang tawag talaga natin dyan guys ay vaporization. Okay, example nga ito, yung nag-freeze na siya. Okay, liquid yan, then it turns into solid. Okay. Ang freezing, guys, ay kabaliktaran ng melting. Tandaan nyo, ha? Freezing is the reverse or reverse of melting. Okay. The melting point of a substance is also the same as its freezing point. Pag nagsimula na itong mag-melt, okay, yung pinaka-melting point niya, yun din yung freezing point.
Okay, pag na-reach niya na yung melting point niya, yun na nagsisimula yung freezing point ng object. Okay, next, sublimation. Ito naman, si sublimation naman guys, from solid to gas. Pero hindi na siya dadaan sa pagiging liquid. So, diretso, from solid to gas without passing liquid state, that is sublimation. Okay, example nito yung a dry ice na tinatawag natin. Okay, yung mga smoke effects sa mga concert. Dry ice yun eh. Solid yun, tas nilalagay lang nila dun. Pusa siyang nagiging gas. Another example nito yung sa mothball. Yung kulay puti na nilalagay sa mga cabinet. Napapansin nyo, lumilit ng lumilit siya, hindi naman nagiging liquid. Diretso kasi siya gas. Okay, hindi yung kinakain ng kapatid nyo, ha? Akala mentos. Okay ba yun? Okay, molecules change directly from solid to gas without passing the liquid state. Okay, last is the deposition. Okay, deposition is the process wherein gas turns into solid without passing liquid. Gas siya, tapos magiging solid agad daw na hindi na dumadaan sa pagiging liquid. Kabalik ka rin naman siya ng sublimation. Example nito yung mga hail. Okay, di ba, usually meron tayong precipitate, just like rain. Okay, ito hindi. Ang mangyayari, from clouds, magiging solid na agad sila, ganito. Mga hail. Okay, hailstone. Okay, next. Doon tayo sa face ng diagram. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, malaki ang kinalaman ng temperature kung bakit nagbabago-bago ang phases ng matter. Okay? Okay, we have solid, the liquid, and the gas. Okay, ito yung particles ng solid, particles ng liquid, then particles ng gas. Okay, so na-mention na natin to kanina. From solid going to liquid, tinatawag nating melting. From liquid to gas, tinatawag nating evaporation. Next, from gas going to liquid, condensation. Then from liquid going to solid, freezing. Or sometimes, sinatawag nating solidification. From solid to gas without passing liquid, sublimation. Then, from gas to solid without passing the liquid state is deposition. Now, sir, ano po ang diagram na yan? So, malaki ang kinalaman ni heat kung bakit nangyayari ang phase change natin. Okay. Kapag nag-i-increase tayo ng heat or temperature, ang object or the matter starts to melt or evaporate. Okay? Kasi nag-i-increase. So dito, sa portion ng melting, sublimation, and evaporation, nag-start sa melt. Okay? Because of the high temperature. Okay, mataas yung temperature kaya nangyayari ang mga yan. Pero hindi nagbabago ng ano gas ng guys ha, ng composition. Yung pa rin yun. Okay? Kapag bumababa naman ang temperature, itong mga nangyayari. Nagiging nagkakaroon ng condensation, nagkakaroon ng freezing, nagkakaroon ng deposition. So, yun yung kinalaman ng heat sa kanila. Pag tumataas yung temperature, melting, evaporation, or sublimation. Kapag bumababa yung temperature, condensation, freezing, and deposition. Okay, let us have this one. I'm going to give example, then kayo na sa rest. For example, ito. Meron tayo ditong gas. Tapos, ito yung liquid natin. Pag nagkaroon ng low temperature, liquid, ano nangyayari? Kakaroon tayo ng condensation. Now, kayo namang gumawa nito. Liquid, solid. Okay? Ibig sabihin nitong ano na yan, drawing na yan, ibig sabihin mababa yung temperature. Ha? Yan. Ito naman, pag apoy, mataas yung temperature. Okay, yung gas daw, dito guys, ha, yung gas. Pag binabaan natin ng temperature, magiging liquid siya. Anong process? Condensation. Okay? Ano naman. Kayo na gumawa nito. Yung liquid, naging solid.
mababa yung temperature. Ano kaya yan? Ganon din dito. Yung gas, yung liquid, with high temperature, naging gas. Anong tawag dyan? Ito, gawin ko. Yung solid, with high temperature, naging liquid. Anong tawag dyan? Melting. Wa. Kayo yung gumawa ng iba. Okay. Now, true or false tayo. Na-discuss ko na sa inyo yung mga phases. Ano ngayon yung mangyayari dyan? Okay, for example, we have, when chocolate melts, a chemical change occurs. Okay, alam nyo na yung ibig sabihin ng physical tsaka chemical change. Okay, so, yan yung mga underline words. Kapag true raw siya, wala tayong babaguhin, lalagay lang natin yung true. Kapag hindi siya true, baguhin natin. When chocolate melts, a chemical change occurs. No, it is physical change. Kasi, di ba, sabi natin, pag chemical change, may new substance na na-form. Dito, wala naman. Yung chocolate, nag-melt lang. Naging liquid lang yung chocolate. Chocolate pa rin. Next, in physical change, the molecules of matter do not change. Is it true or false? Okay, yes, it is true. Next, deposition is a physical change. Okay, deposition, nakikita niyo yung mga phases ng matter natin kanina, yung anim. Okay, pagkasama ron, automatic, physical change lang yun. So, that is true. Next, a chemical change happens when the appearance of substance is changed. So, this is true. Nabago kasi, for example, yung paper na sunog. So, nagiging abo. Merong bagong substance na nabuo. Next, this time, may mali kasi dito. Hindi ito yung underline na ito, condensation. Condensation occurs when liquid water change into gas. Okay, dapat ito. Yung condensation dapat ang underline. Evaporation yan. Liquid turns into gas. Now, I want you to do the rest 6, 7, 8, 9, 10. So, pag-isipan nyo kung paano nyo siya masasagutan. Okay. So, hope na natuto kayo sa akin guys sa topic ng physical and chemical.